mga ngaso ng aswang. Haring Aswang Series, Episode 2. Sir Jupiter, bigla na lang daw pong iniangat ng aswang ang kamay nito at inihampas ng malakas sa magpinsang Ador at Karyong. Sa gulat daw po nila ay hindi na nila nagawang makaumang nung tamaan sila nito at tumilapon silang dalawa sa lupa. Bigla raw nangatal sa takot si Karyong habang nanlalaki ang matang nakatitig dun sa aswang na humahalakhak sa harap nila. Parang natuwa raw yun nang makitang wala naman pala silang binatbat na dalawa kahit na nag-iisa lang siya. Maya-maya ay binuka na naman ito ang kanyang pakpak. Tila nagyayabang ito habang ipinapakita rin sa kanila ang kanyang mga mahahaba, ngunit madilaw na pangil. Kinilig-kilig pa raw itong si Karyong noon sa pandidiri, kaya ngali-ngali naman itong batukan ni Ador. Hindi talaga mapigilan ang pinsan niyang ito na mag-isip ng mga kalokohan kahit sa kalagitnaan ng isang delikadong sitwasyon. Maya-maya, Sir Jupiter, muli na namang kinuha ng aswang ang atensyon ng dalawa. Kitang-kita raw po nila noon nang bigla na lang itong nagpalit ng anyo sa harap nila at walang ano-ano'y nagsababoy ramo. Doon na nakakita ng pagkakataon si Ador na umatake. Siguro dala na rin ng tawag ng pagkakataon ay mabilis na gumana ang utak niya at ipinakuha niya kay Karyong ang tirador niya na nakasupit dun sa kanyang likuran. Tarantang kinuha naman ni Karyong yon. Buti na nga lang daw at dala-dala pa rin nila kahit saan sila magpunta ang mga armas na yon, na madalas ay ginagamit nila sa panghuhuli ng baboy ramo sa gubat. Usong-uso raw po kasi yun sa lugar nila noon at kilala nga si Ador at Karyong bilang isa sa pinakamahuhusay na mga ngaso pagdating sa paghuli ng baboy ramo. Pagkabigay na pagkabigay ni Karyong ng saltik sa pinsang si Ador, agad naman daw po niyang inasinta yung aswang na nang mga sandaling yun ay iniikutan sila na parang naghahamon pa. Sa pool, tinamaan agad ni Ador ang aswang sa isang tira pa lang doon sa kaliwang mata nito na naging dahilan kaya nag-iigik itong bigla sa sakit. Tuwang-tuwa naman ang dalawa na pinag-umpog pa ang mga kamao. Pagkatapos noon, bigla raw pong nawala ang angas ng aswang at maya-maya ay nagtatakbo na ito palayo sa kanila. Nagmadali naman ang dalawa sa paghabol sa aswang na nasaan yung baboy ramo pa rin ng mga sandaling yun. Kakaiba raw po ang bilis nito kaya sa isang iglap lang, nawala na itong talaga sa kanilang paningin. Mataman silang nakiramdam sa paligid. Pinatalas ng dalawa ang kanilang mga pakiramdam. Pandinig at pangamoy. At nang sa ganun ay mabilis silang matukoy kung may aswang nga sa malapit. Maya-maya napalingon si Ador sa isang sulok ng madamong bahagi ng gubat. May namataan siyang gumagalaw doon, kaya binulungan niya si Karyong na ibigay sa kanya ang punyal na nakasukbit naman sa tagiliran nito. Nasa likod daw ng mga talahib yung aswang. Tila minamatsyagan sila, kaya uunahan niya na ito. Astig na astig pa ako noon kay Lolo Ador nang ikwento niya sa akin na matapos daw iabot sa kanya ni Karyong ang punyal na palaging nakasukbit sa tagiliran nito, ay ginawa niya yung bala ng kanyang saltik. Pagkatapos ay tinira niyang muli ang baboy ramong aswang na nagtatago lang noon di kalayuan sa kanilang pwesto. Tanging ang bilog na buwan lang daw po noon ang nagsisilbi nilang tanglaw at niwala man lang silang dalang gasera nang sundan nila ang aswang. Kaya hangang-hanga talaga ako kay Lolo
Maging sikaryong nga raw po noon ay napanganga nang sa pangalawang tira ni Ador ay tinamaan ulit ang baboy ramo. Muli nilang narinig ang mga daing ng baboy ramo kaya tuwang-tuwa na naman ang dalawa. Pakiramdam pa raw nila noon ay umiipekto na talaga ang mutyang kinunsumo nila kanina. Taas noon namang humalukip-kip si Ador, nagyayabang ang kanyang postura ng lapitan ng magpinsan ng baboy ramong bigla na lang bumagsak sa lupa. Napakalaki nito kaya nahirapan pa rin silang igapos ito. Nagwawala raw kasi ang aswang at pilit na kumakawala sa hawak nilang dalawa. Bilib na naman si Ador sa kanyang sarili. Ang yabang-yabang parawho noon nang dating niya. Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na nangyari. Bigla raw po kasing kinalabit ni Karyong si Ador habang abala siya sa paggapos dun sa baboy ramo. Pagkatapos ay tinanong siya ng pinsan kung yun daw bang nahuli nilang yun ang aswang na hinahabol nila kanina. Sabi naman ni Ador ay oo. Wala naman na kasing iba pang baboy ramo sa paligid nila. Nagtaka siya kung bakit ganun ang tono ni Karyong. Ano yung lumilipad sa ibabaw natin? Kitang-kita raw ni Ador noon ang matatalas na kuko ng aswang sa animo paan itong kawangis ng buitre. Muntik na raw silang madagit nito ngunit mabuti na lang daw po noon, Sir Jupiter, at bago pa yun mangyari, ay nagawa niya nang iiwas dito ang kanyang sarili at nakatakbo siya sa likod ng isang napakalaking puno. Hingal na hingal si Ador dahil sa muntik ng pagkakadagit sa kanya ng aswang ay bigla raw pong nilukob noon ng takot ang kanyang dibdib. Lalo na nang makita niyang imbis na siya ay yung baboy ramo na nahuli nila at inakala nilang aswang kanina ay siyang nadagit na aswang. Baon na baon daw ang kuko nito sa makapal pamanding balat ng baboy ramo. Kaya kitang-kita rin nilang umagos ang masaganang dugo ng hayop mula sa butas na ginawa ng mga kuko ng aswang doon. Kung nagkataong hindi nakaiwas noon si Ador, malamang ay hindi siya bubuhayin ng ataking yun. Dahil doon, Sir Jupiter, nang makita ni Ador na hindi pa rin tumitigil ang aswang sa pagpuntirya at ang akma nitong muling pandadagit sa kanya, bigla na lang pong nablangko ang utak niya. Hindi niya na alam ang gagawin, basta nakatitig lang daw siya noon sa tila ba kumikin ang pangdulo ng matutulis na kuko ng aswang. Nahanda nang pumatay sa kanya ng gabing yun. Kahit daw po ang mga sigaw ni Karyong noon ay hindi niya magawang maintindihan. Akala raw ni Ador ay katapusan niya na ng mga sandaling yun hanggang sa isang tinig daw po ng lalaki ang noon ay bigla na lang sumigaw mula sa likuran ni Ador. Bigla sila nitong inutusang yumuko. At pagdikitin ng dalawa nilang mga binti, bago raw nila yakapin ang mga tuhod nila para hindi sila madagit ng aswang. Dahil daw po roon ay parabang kusang kumilos ang kanyang mga kalamnan at sinunod niya ang sinabi nito. Eksaktong-eksakto bago po siya tuluyang mahuli ng aswang. Sa ikalawang pagkakataon, Sir Jupiter, naiwasan ni Ador ang panganib. Pero dahil doon, maging sikaryong daw po ng mga sandaling yun ay bigla na lang natulala at napaluhod dahil sa panghihina. Halos mangiyak-ngiyak daw si Ador nang harapin niya ang misteryosong lalaking bigla na lang lumitaw sa kanyang likuran. Kulang na raw po ay luhuran niya ito ng pasasalamat dahil kung hindi dahil dito, ay baka kung ano nang nangyari sa kanya.
Pero imbis na sagutin daw siya ng lalaking yun, Sir Jupiter, bigla na lang daw po nitong dinakma ang mukha niya bago siya nito biglang hinawi paalis sa daraanan nito. Naumpog pa raw siya sa punong pinagtaguan niya kanina at halos mapisngot daw ang ilong niya dahil doon. Bigla raw tuloy nawala ang pasasalamat niya dun sa lalaki at napalitan yun ng inis. Sinigawan niya ang lalaki at tinawag na mayabang. Asar na asar si Ador, kaya muli siyang humarap dun sa lalaki. Pero muli ay natulala na naman siya nang makitang sinalubong nito ang aswang na noon ay akma namang susugod sa kanila. Halos malaglag ang panga ng dalawang magpinsan nang makita raw po nila noong sinaksak na ng estrangherong lalaki yung aswang. Gamit lamang ang hawak nitong bolo. Pagkatapos noon mula sa pagkakabaon ay inihiwa pa raw yun ng lalaki sa katawan ng aswang hanggang sa mahati po ito sa gitna na animoy baboy na kinatay. Kitang-kita raw po ng dalawang magpinsan na unti-unti ay biglang nagbagsakan sa lupa ang mga laman loob ng aswang na hindi nila mawari ang itsura. Nalaglag yun doon mismo sa harapan nila. Naggagalawan daw ang mga yun na parang may sariling buhay. Lalong-lalo na raw po yung parte ng sikmura nito na nang titigan nilang dalawa ay para daw pong may mga tila maliliit. Ngunit napakatulis ng ngipin. Yun lang daw po ang nasabi ni Karyong bago ito bigla na lang naduwak dahil hindi na nito kinaya pa ang nakita. Hindi nila akalaing ganun pala ang itsura ng laman loob ng aswang. Kaya talagang bumaliktad ang mga sikmura nila. Nagunahan sa pagtawag ng uwak sina Ador at Karyong habang yung estranghero naman daw pong tumulong sa kanila ay nagsimula ng lapitan yung naghihingalo pa rin ng mga aswang para sa wakas ay tuluyan na ito. Hindi na raw po nagawang tingnan pa ni Ador at Karyong ng gilitan ng lalaki yung nakakatakot na halimaw. Kaya bago pa dito magawa iyon ay umiwas na sila ng tingin. Ganun pa man ay napapikit pa rin sila ng mariin dahil naririnig pa rin nila ang unti-unting pagkakalaslas ng balat hanggang sa kailaliman ng laman nito. Pati na rin ang biglang pagsirit ng masagana nitong dugo mula doon. Nang muling lumingon sina Ador at Karyong sa pwesto ng hindi kilalang lalaki ay nakita nilang naglilinis na ito ng bolo niya. Gamit ang isang kulay pulang tela. Nakita rin daw po nilang hawak na nito ang pinutol nitong pakpak mula dun sa aswang na ngayon ay nagliliyab na sa apoy. Pagkatapos nito sa ginagawa, dala raw po ang itinali nitong pakpak ng aswang na animoy mga pakpak ng isang malaking paniki ay nilapitan sila ng lalaki. Nagulat pa nga raw po sina Ador at Karyong nang bigla nitong ibagsak sa harapan nila yun. Pagkatapos ay sinabi nitong itago raw nila yung pakpak na yun bilang rekwerdo o souvenir nila sa aswang na muntik nang pumatay sa kanila. Si Karyong na lang ang nagpasalamat dahil nakanganga pa rin si Ador noon at hindi pa rin nakakabawi sa nasaksihan. Nanghihina at namumutla rin siya dahil napakarami nilang isinuka. Sumagot naman ang estranghero ng walang anuman. Pagkatapos ay pinayuhan sila nito na sa susunod ay mag-iingat na bago raw sila maghamon ng aswang. Kung hindi pa kasi ito dumating, baka nalapa na sila noon. Ang lalakas pa raw ng loob nilang habulin dito sa gubat ang aswang, e wala naman daw silang
binatbat. Napailing na lang daw ang lalaki habang si Karyong naman ay nahihiyang napakamot sa ulo. Tinanong nila kung ano ang pangalan nito na agad naman itong ipinalam sa kanila. Sergio. Sergio raw ang pangalan niya. Isa raw siyang mangangaso. Mangangaso ng aswang. Aswang Hunter. Yun daw po ang pakilala sa kanila ni Sergio. Hindi ko alam kung yun po ang tunay na pangalan nito, pero yun po ang pangalang sinabi sa akin ni Lolo Ador noon. Pero manghang-mangha raw po sila noon ni Karyong sa sinabi ng lalaki. Noon lang daw po sila nakatagpo ng isang taong lihitimong pumapatay at nangangaso ng aswang. Kahit naman daw po kasi usong-uso pa noon ang mga kwentong aswang at ang mga bali-balita tungkol sa nakakatakot na nilalang na ito, ay hindi pa rin naman daw gaanong marami ang mga taong literal na ginagawa itong propesyon. Akala nga raw po noon ni Lolo Ador, sila lang ng pinsan niyang si Karyong ang ganun sa kanilang lugar. Ipinakilala ni Karyong kay Sergio ang kanilang mga sarili at sinabi niya rito na mga baguhang mangangaso rin daw sila ng aswang. Tumawa raw po ang lalaki sa sinabi ni Karyong na halatangang baguhan pa lang sila. Masyado pa raw kasi silang mga bagito kung kumilos. Halatang wala pa silang kaalam-alam tungkol sa mga aswang. Napakamot na lang daw po noon sa ulo ang dalawa. Ipinaliwanag pa nila kay Sergio na naisip lang naman daw kasi nilang gawin to dahil sa kanilang lolo. Wala raw kasing magpuprotekta rito at sa iba pa nilang kabaryo kung walang maglalakas loob na lumaban sa mga aswang, lalo na ngayong kalat na ang balitang baryo nila ang pinupuntirya ng mga ito. Napaisip naman daw po si Sergio sa sinabi ni Ador. Sabi pa nito, kung sa bagay daw, may punto nga sila doon. Ang sabi pa raw ni Sergio ay halos pareho rin lang pala sila ng dahilan. Hindi tuloy napigilan ni Karyong na mag-usisa at itanong dito kung sino naman ang pinoprotektahan niya kaya siya lumalaban sa mga aswang. Imbis na sumagot ay bigla na lang daw pong ngumiti ng mapait ang lalaki bago ito umiwas ng tingin sa magpinsan. Pumangiwang pa ito at makailang ulit na bumuntong hininga. Sinabi nito sa kanila na wala na raw siyang pamilya. Pinatay at kinain na raw silang lahat ng mga demonyong aswang. Kaya ngayon ipinangako niya sa sarili niya na siya naman ang unti-unting uubos sa kanila. Nagkatinginan ang magpinsan sa sinabi ni Sergio para silang parehong biglang naawa sa sinapit nito. Hindi raw po tuloy nila alam noon kung ano ang sasabihin. Ngunit tinawanan lang sila ni Sergio at pinagsabihan silang huwag siyang kaawaan. Sabi pa raw nito dapat nga ay mas maawa ang magpinsan sa kanilang mga sarili. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang mawala ang buo niyang pamilya. Kaya hindi na bago sa kanya ang mag-isa. Samantalang sina Karyong at Ador daw, kapag hindi pa sila nag-ingat sa susunod, malamang ay mararanasan din nila kung anong dinanas ng pamilya niya sa kamay ng mga halimaw na yun. Kaya lang ay masyado nang nasasaktan ang damdamin ni Ador kaya sinabi niya kay Sergio na may ilalaban din naman sila sa aswang. Sinabi niya na humingi sila ng tulong sa isang duwende kaya ngayon ay may panlaban raw sila sa aswang.
Isang tila ng iinsultong tingin lang daw po ang binigay sa kanila ni Sergio matapos yung sabihin ni Ador. Tapos ay tinanong sila nito kung sa tingin ba nila ay sapat ang isang huwad na kakayahan. Kung wala naman silang alam na kahit ano tungkol sa kanilang kalaban. Kabadong umiling ang magpinsan sa naging tanong ni Sergio. Doon ay sinabi sa kanila ni Sergio na mahigit sa 10 lahi ng mga aswang ang nakapalibot sa kanilang baryo. At bawat isang lahing sinasabi niya ay may mahigit sa 7 hanggang 15 pamilyang gutom na gutom at matagal nang hindi nakakakain ng laman ng tao. Siguradong sigurado raw si Sergio na hindi kakayanin ng 2 na labanan ng lahat ng aswang na yun, lalo na sa kalagayan nila ngayon. Para daw pong binuhusan ng malamig na tubig ang magpinsan nang sabihin sa kanila ni Sergio ang impormasyong yun. Na bagamat hindi nila alam kung saan at paano nito nakuha, ay malakas ang paniniwala nilang totoo ang lahat ng yun. Ang sabi pa raw sa kanila ni Sergio, kung gusto raw talaga nilang matuto ay handa siyang turuan sila. Tutal kahit siya ay aminadong mahina ang puwersa ng iisang tao lang. Hindi na nag-isip pa ang dalawa. Nang si Sergio na mismo ang mag-alok ng tulong na turuan sila kung paano pumuksa ng mga aswang, ay hindi na sila tumanggi pa at agad nila yung tinanggap. Sigurado raw na magiging malaki ang kikitain nila kapag nagkataon. Halos magningning nga raw po ang mata ng magpinsan habang pauwi na sila matapos silang bilinan ni Sergio kung saan sila muling magkikita sa mga susunod na araw. Isang galit na Lolo Celso daw ang sumalubong sa magpinsan nang sa wakas po ay nakarating na sila ng bahay matapos ang mahabang araw na yon. Hindi naman na nila pinansin ang paninermo nito bagkus ay magkasunod na lang silang nagmano. Ipinagmalaki nito sa kanila na yung dalagang apo raw ng kapitbahay nilang si Aling Chato ang tumingin sa kanya habang wala sila. Mabuti pa raw ang dalagang yun, maganda na'y mabait pa. Ang sabi pa nga ni Lolo Celso, kung nagkataong siya'y bata-bata pa, siguradong hindi niya palalampasin ang pagkakataon. Abay liligawan niya raw agad ang dalagang yun. Napangiwi ang dalawa sa sinabi ni Lolo Celso. Kahit nasanay na sila sa palaging hirit nitong ganun, ay medyo naaalibadbaran pa rin sila kung minsan kapag naiisip nila kung ano ba ang posibleng laman ng utak nito. Hindi na lang daw sumagot ulit si Ador sa sinabi ni Lolo Celso. Inakay niya na lang daw itong pahiga sa papag. Pagkatapos ay sinimulan niya itong paypayan. Ngunit muli ay tinanong sila nito kung saan nga ba nang galing ang magpinsan at ginabi na sila nang uwi. Napilitan na silang umamin. Sinabi nila kay Lolo Celso na naghanap sila ng aswang. Tangtaka naman ito, bakit daw sila naghahanap ng aswang? Ano raw ang pakay nila? Nagdalawang isip pa si Ador kung sasabihin niya kay Lolo Celso ang nangyayari. Pero naisip niyang wala rin naman siyang kayang ilihim dito. Inamin nila kay Lolo Celso na may gumagala ng mga aswang sa kanilang baryo. Kaya sinusubukan nilang labanan ang mga ito. Biglang natahimik si Lolo Celso. Parang napaisip ito sa sinabi ni Ador. Halos magsalubong ng araw ang kilay nito nang muli itong magsalita. Sabi nito, kaya pala bago dumating si Maring kanina parang may nakita raw siyang malaking paniki na lumilipad-lipad sa ibabaw ng kanilang bubungan.
isang malaking paniking humuhuni na parang uwak. Wala pa raw kaalam-alam si Lolo Celso na aswang na pala yun. Nagkatinginan ulit ang magpinsan, parehong pinanlakihan ng mga mata nila. Wala silang kaalam-alam na pati pala si Lolo Celso ay muntik nang atakihin ng aswang kanina. Yun siguro ang dahilan. Kaya pinuntahan ito ng kapitbahay nila at sinamahan sa bahay hanggang hating gabi. Mukhang si Lolo Celso naman ang susunod na pinupuntirya ng aswang. Sa palagay daw po ni Adornoon, naaamoy ng mga ito ang kanyang karamdaman. Kailangan nilang mag-ingat. Sa lalong madaling panahon, dapat ay makapag-umpisa na talaga silang matuto tungkol sa tamang proseso at paraan kung paano patayin ang isang aswang. Sa tulong ni Serio, ang bago nilang kaibigang mga ngaso ng aswang. Abangan sa susunod na kabanata.